Magandang araw po. May high blood ba kayo? Kailan nyo iniinom ang gamot nyo sa high blood? Sa umaga o sa gabi? Tuturo po natin ngayon ha. Merong bagong pag-aaral na lumabas na mas maganda inumin ang gamot sa high blood sa gabi. Okay? Pero bago tayo pabigla-bigla, panoorin muna natin itong video para ma-explain natin maigi. Ang gamot kasi sa high blood, marami talagang may high blood sa atin, around 25%, isa sa apat may high blood sa mga Pilipino. Pagdating ng 60 years old, almost 50% may high blood. May bagong pag-aaral po ginawa sa Spain. Actually, maganda to kasi malaking pag-aaral. Tinest nila ang 10,000 lalaki at 8,000 babae sa Spain. At finalo up nila ng 6 na taon, so binantayan nila yung blood pressure. Kalahati sa kanila pinainom ng gamot sa high blood sa umaga, kalahati pinainom sa gabi. So ano kaya nangyari sa umaga at sa gabi? Ang nakita po nila ganito. Yung mga taong uminom ng gamot sa high blood sa gabi, 44% nabawasan ang heart attack. Okay? Malaking bagay 'yon. 40% nabawasan yung kailangan pag-opera. 42% nabawasan ang heart failure, nanghihina ang puso. At 49% nabawasan ang stroke. So on the average, na heart attack, stroke, na hospital, almost 45% ang nabawas, halos kalahati. So nakakataka, bakit mas mahaba buhay na maumiinom sa gabi kaysa sa umaga? Itong pag-aaral kasi medyo convincing eh. Kasi malaking study, nagawa na ilang beses. Ang iniisip nila ganito. Pag-gising kasi natin sa umaga, doon tayo na stress eh. Di ba kaya rin, nagising ka na alas 5, alas 6. Doon tumataas yung stress level, doon tumataas yung cortisol sa katawan. At doon din tumataas ang blood pressure. Merong mga study nagpapakita sa karamihan ng mga tao, between 6 o'clock ng umaga hanggang mga 11 o'clock ng umaga, doon tumataas ang blood pressure. Kung iniinom mo yung gamot mo sa high blood sa umaga, pwede naman. Kaya lang, paano kung tumaas ng BP mo alas 6 ng umaga, nainom mo ng alas 9, so medyo late ka na. Tsaka yung gamot kasi sa high blood, hindi pa ganun kaagad yung epekto, medyo nag-iintay pa konti. Kaya nakita nila dahil nga mas stress sa umaga, mas marami rin na heart attack, na stroke sa umaga, kaya inuunahan na nila, parang pag ininom mo yung gamot mo sa gabi, so although bababa nga yung blood pressure mo sa gabi, anyway, nakahiga ka naman, hindi naman delikado to. Tapos pagdating sa umaga, at least nako-control na kahit papano ang blood pressure mo. Okay? So bago tayo magpalit ng pag-inom ng gamot, alam ko morning or afternoon or gabi, dati sabi natin pwede sa umaga, pwede sa gabi. Actually pwede naman, pero dito sa pag-aaral, parang very convincing na ilipat na lang sa gabi. Pero may dagdag pang tips na mas mahalaga. Hindi kasi simpleng umaga o gabi lang eh. Number one, ang pinakamaganda ayon sa pag-aaral ay yung regular na pag-inom ng gamot. Ibig sabihin, hindi mo makakalimutan kung Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, araw-araw mo inumin. Let's say, iniinom mo nga sa gabi yung gamot mo, eh 3 times a week mo lang iniinom, nakakalimutan mo 4 na beses, hindi rin effective. Okay? Ang pinaka-effective, yung araw-araw na pag-inom, hindi mo na may miss yung dose, tawag natin dyan compliance. Ibig sabihin, tuloy-tuloy mako-control. Hindi yung control ngayon, next time, minit ang ulo mo, tumaas. So, up and down ng blood pressure, hindi maganda. Number two, dapat magbabawas sa stress. Kasali pa rin yan. Kasi pag stressful ang work, eh, kahit anong inom mo ng gamot, umaga, gabi, tataas pa rin yan. Number three, pinakamaganda pa rin yung lifestyle change. Ibig sabihin, magpapayat kung overweight, bawas sa alat, alat ng kalaban ng high blood, mag-exercise at magbawas ng timbang. At alam nyo naman yung mga healthy at hindi healthy na pagkain. Kasi kung magla-lifestyle change tayo, 80% bababa din ang blood pressure mo. Makokontrol din. So, i-control natin sa pagbabago sa pamumuhay at tulungan ng konting gamot kung mataas na ang blood pressure. Lalo na kung super high na, 160 over 100 na, wala tayong choice, iinom talaga tayo. Okay? Meron lang konting kailangan alalahanin kung magpapacheck kayo sa doktor bago nyo nga ibago yung dose nyo, umaga, gabi, o itaas, ibaba, dapat pinapacheck sa doktor. Itong sa pag-aaral, ang nakita nila, lahat sila ay day worker. Yun lang. Kasi tinitignan natin paano ma-apply yung pag-aaral sa inyo. Puro ano sila, sa umaga nagtatrabaho, tulog sa gabi. Kaya effective yung gamot sa gabi. Kung kayo ay night shift,
call center sa gabi ang trabaho. Tatanungin mo ako, eh gabi trabaho ko, Doc, eh kailan ko inumin yung gamot, umaga o gabi? Hindi natin sure. Kung paniniwalaan natin itong pag-aaral, dapat siguro sa umaga nyo iinumin para pagising nyo sa gabi, doon kayo may stress, eh doon nakakontrol ang blood pressure. Pero hindi natin alam kung umaga o gabi talaga. Pag night worker, siguro sa umaga nyo nalang inumin. Pero baka, hindi natin alam ha, pero umaga o gabi, inumin nyo nalang araw-araw. Okay, dagdag benefit lang. Kasi itong study nga, pang umaga lang ginawa. Pangalawa, itong pag-aaral, ginawa lang sa mga puti. Sinabi nila, sa American, sa Spanish, sa Asian, sa Pilipinas, hindi pa ito ginagawa. Minsan kasi may pagkakaiba. May pagkakaiba yung high blood nila sa high blood natin. Pero siguro naman malamang pareho din ang lalabas. At last tip, kailangan magpa-check rin tayo sa doktor kung i-adjust yung gamot natin. At wala naman masama, i-consult natin. Kasi kung sobrang baba na blood pressure, pag mababang mababa, 100 na lang, minsan binabawasan natin ang dosis. Pag sobra taas ang blood pressure, 150, 160, 180, minsan tinataas natin ang dosis. Marami tayong mga videos tungkol sa high blood. Pero sa ngayon, medyo convinced ako na mukhang mas maganda inumin ng gamot sa high blood sa gabi. So, i-share natin itong video kasi napakahalaga. Sayang itong 45% less heart attack, less stroke, ay simpleng pag-inom lang pala ng gamot sa gabi, makadagdag benefit pa, bukod pa sa dating benefit ng gamot sa high blood. Salamat po.